All right. So on the stages of fire or the development of fire, we have actually three basic stages of fire. Other books, there are five. Okay. However, I would like only to discuss three stages or three general stages on the development of fire. So una dyan, gentlemen and ladies, is that we have the incipient phase. Okay. We have the free burning phase. And then likewise, we have the smoldering or decay stage. So dito yung the next topic talks about the stage from the inception, magmula sa nagsimula yung sunog or apoy hanggang sa mamatay siya. Okay? So incipient, free burning, and then decay stage. All right. What is important here is the temperatures, no? Dapat natin malaman. Okay, discuss natin yan. Question number 20. At a temperature well above 1,000 degrees Fahrenheit or 537 degrees Celsius, the firefighter can still enter the room. Okay, I will repeat. What at the temperature of sabi niya dyan, at the temperature well above 1,000 degrees Fahrenheit to 537 degrees, the firefighter can still enter the room. Okay. Pag ang temperature ba sa kwarto na nasusunog ay nasa 537 degrees Celsius, pwede pa kayang pumasok yung firefighter? O ikaw kunyari, firefighter ka. Nalaman mo na ang temperature ay nasa above 1,000 degrees Fahrenheit. Makakapasok ka ba? The answer here is yes. Okay. So, bakit ganun, sir? It is still in the incipient phase. Pag sinabi nating incipient, inception, nagsisimula pa lang siya. No? Sabi dyan sa una kasi is the incipient phase. So, the oxygen content in the air has not been significantly reduced. So, nagsisimula palang higupin ng apoy yung oxygen. So, as a firefighter, you can still enter there. Kasi may hangin pa siya, may pwede pang malanghap na mga oxygen there. Okay? So, some heat is being generated and the amount will increase with the progress of the fire. So, yet the temperature of the room stage may only be slightly increasing. Okay. Ngayon, pag tumaas na yan up to the degree of, sasabihin na natin na on the fully developed stage, makikita mo dyan sa fully developed stage that it is the fire or the temperature has exceeded 1,000 degrees to 700 degrees Celsius. So, mainit na siya, no? Ano yung sinyalis ko, sir? Pag ako ay naging fire officer, ano yung sinyalis ko na nasa free burning, nasa fully developed stage na yan? Okay. Mainit na. Okay. Oxygen-rich air is drawn into the flame as convection. So, dito sa free burning phase na, manipis na yung hangin. Okay. And then, of course, after the free burning phase or fully developed stage, you will be having the smoldering phase. Magbabaga-baga na lang siya. Okay? Or that is the decay. Stage of the decay. The flame may cease to exist if the area of confinement is sufficiently airtight. Kung wala nang hangin na makuha yung apoy, mamamatay na siya ng kusa. Okay? And then, ano yung palatandaan ng isang firefighter? Okay, kasi babalik yan sa room temperature, ano? Katulad kanina. Sa incipient stage, okay, doon sa incipient stage nasa 1000 to 537 degrees Celsius siya. Parehas ang smoldering phase temperature sa incipient phase temperature. Yung una at saka yung huli halos parehas ng temperature, pero ano yung pagkakaiba nila? Okay? Doon sa incipient phase, you still have air. Dito sa decay stage, okay? Doon sa ang hangin, doon sa loob kulang na.
Why? It has been already consumed. No? Na-consumed na siya or na ginamit na, kumbaga, na isunog. Nahigop na niya. Okay? So it says here, these fuel gases may be added. Tapos medyo delikado na yung hangin doon sa loob. Okay? Medyo delikado na yung gas. It is carbon monoxide already. It's poisonous already. And of course, there is a smoke. That is the sign that is already on the decay stage. Dito nga lang sa smoldering or decay stage natin, mag-ingat tayo sa backdraft, sabi niya. Kasi baka dahil sa confined yung kwarto, naghahanap lang ng hangin yung apoy. Then biglang sasabog yan. Backdraft. And backdraft can accompany their flashover. Diba? Biglang masusunog naman lahat ng sabay-sabay. Okay? So that is on the stages of fire. Alright, you can see here, sabi dito, tanong dyan, no? Upon arrival at the scene, no, the fire officer, the firefighters, noted that the building contains large quantities of superheated fuel under pressure, but little oxygen. Okay? Little oxygen. The stage of fire is on what? Ito yung binanggit ko sa inyo kanina, no? Is it, pagdating daw ng mga firefighter, upon arrival of the firefighters, they noticed, napansin nila. Okay, so, ang dami, medyo superheated, napakainit na ng fuels under pressure. Tapos kulang ng oxygen. Ano yung magiging conclusion natin dyan? So, the answer here is smoldering phase. Okay. Ano ulit yung una? Incipient. Wala pa siya, hindi masyadong mainit yung kwarto. Kaya lang, tama yung hangin. Hindi katulad nung last stage na decay stage na mainit na lahat nung parte ng kwarto. Tapos, nagkukulang ng oxygen. Mapapansin mo, ang gagawin ng firefighter na lang ngayon dyan, mag-iilalim siya. Kasi yung nasa taas, consumed air na siya. Usok na. So, di ba anong pinapagawa sa inyo? Pinapadapa kayo. Kasi yung mga okay na mga mga hangin ay nasa ilalim pa. No? Nasa ilalim siya. Okay. So, this is the illustration that I can give to everyone. As you can see here, the plume development. So, masusunog muna siya. So, initial, di ba? Initial. Incipient. Okay. At room temperature. Okay. So, there will be heat, of course. Yan. The oxygen, rich oxygen, will be going down already as the gases will come out or come up to the room. Okay. Then, of course, air. Yan. Hihigop ng hangin ngayon si fire. Okay, and then kung biglang aapoy ng sabay-sabay yan, there will be flashover. Okay, flashover, and then it might cause also what you call kanina na fireballs. Fireballs meaning to say these are fires that can travel away from the burning area mismo. Kakaroon ng galamay, sabi natin kanina. Okay. So, yan. Superheated vapors are already going out. Pakainit na siya. Okay? There are some instances na kung saan, sabi nga natin kanina, in rooms that is superheated, mainit na siya, and it lacks ventilation. Okay? What are they doing is they try to put ventilation. Okay? However, be careful of the backdraft. No? Kaya nga, the last topic na i-discuss natin maya-maya is about putting or how do we put airs. Okay, paglalagay ng hangin doon sa kwarto, meron tayong tinatawag na vertical ventilation, meron tayong tinatawag na horizontal ventilation, and then mechanical ventilation. Okay, so anong gamit ng ventilation ulit na yan? Para maiwasan natin yung mga backdraft. Okay.